So, hello everyone. Hindi na ako nakapag-video or nakapag-document about sa application ko sa Japan. So, gusto ko sanang i-document yung mga process nung nandun ako kahit ang pagpunta ko sa agency. Kaso, wala akong time eh. Gahol tsaka ano, natatakot ako mag-cellphone sa daan papunta doon. So, kikwento ko na lang sa inyo kung ano yung nangyari. And I will give some tips para sa mga mag-a-apply pa lang. Para hindi kayo magaya sa amin na pinabalik sa agency. Kasi, pandemic. So, ito na yung ano, yung protocol nila. Yung agency nga pala na in-applyan ko sa Prudential. So, samahan niyo muna ako magpapawis. And later, magkukwento ako. So ayun, habang nagpapahinga tayo, naglalakad. Saan ka nang mag-share? So ayun na nga, galing ako sa probinsya. And then, hindi planado yung pupunta ko ng Maynila. And may mga kabatchmate ako nag-work doon. Pero, nung kinontak ko sila, halos parang wala silang time, busy sa mga work. E di pumunta ako, walang backup doon. Akala ko kaya ko lang mag-isa. So yun, lakasan lang ng loob. And then, nung nandun na ako sa terminal, gaano na ako, saan ako dediretso? Sa'yo nga, Sampalo. Malayo pa yung last minutes. And buti na lang, God is good talaga. Kasi yung isa kong batch, kinontak ko, nagkataon na, so nagkaroon siya ng oras para samahan ako. And then, yeah, so malayo pa yun, Sampaloc from Las Piñas. So sinamahan niya ako hanggang doon. So siya, familiar siya doon. Alam niya yung mga gagawin kahit hindi niya pa napupuntahan yung sa Las Piñas din. So ang ginawa namin, sumakay kami ng jeep hanggang SM Mall. Parang ganun ata. And then nag LRT kami papuntang Baclaran. So from Central to Baclaran. And then Baclaran, maglalakad ka hanggang Watson doon. So kung wala kang idea, magtanong ka na lang doon. Siguro naman din naman kayo maluloko. So madadaanan niyo yung police station bago kayo makakapunta doon sa Watson. After that, doon na kayo maghihintay ng jeep or jeep papuntang Paalabang. So pag nakasakay na kayo ng jeep Paalabang, bababa kayo sa May Perpetual. Yeah. And then, pagbaba nyo mismo sa May Perpetual, medical center ata yun. Sa May... Uy, pinagpawisan na din ako. So, yeah, pagbaba nyo sa May Perpetual, sa May Highway, maglakad lang kayo papunta dun sa May mga toda, kulay blue na tricy. Then, sabihin nyo dun, Prudential. So, yun. Iyakot kayo sa exact location ng Prudential. Mamaya ulit. Time siya. At ayan na nga si ating araw. Haring araw. Nabubulol na naman ako.
umabutan na ako ng araw. Medyo late kasi ako lumabas eh. Nag-exercise ako. Kasi ayaw kong tamarin maghapon. Kahapon, nung pag-uwi ko, galing, ano, biyahe. Maghapon ba naman akong nakatulog? Ayaw ko ng ganun. So, pero at least, iba, nabawi ko naman yung pagod. Parang kasing 24 hours, tapos isang araw akong di na walang tulog eh. Tapos puro lakad-lakad pa. Sundutin natin yung pagod natin. So yun, tuloy ko na nga. So nakarating na kayo sa Prudential, no? Make sure pala, bago kayo pumunta dun sa office nila, kompleto yung mga requirements nyo. So, ito, yung mga requirements. So may nakalagay dyan na mandatory, di ba? Tapos, to follow yung iba. So better, kung meron na kayo yung mga to follow, dalhin nyo na rin lahat. Huwag nyo akong gayahin na ang dinala ko lang is yung mandatory. And isa pa, nakikita nyo naman original and photocopy nandyan ng password tsaka PSA. Make sure na dala nyo yun. Kasi ang nangyari sa akin, ewan ko, hindi ko naman ginusto na maiwan yung original passport ko. No? Siyempre, sino ba namang guhusuin yung mangyari yun? So, nangyari ang nangyari. Hindi ko na pinagpilitan na nakiusap ako, pero hindi nila ako pinagbigyan kasi nga, protocol daw nila yon. So, hindi lang naman daw ako yung mga umuwi, yung mga pinauwi nila and pinabalik nila. So, tama naman sila. Kasalanan ako rin naman kasi. So, pag ganun, guys, tanggapin nyo na lang na it's your fault. So, tanggapin nyo yung consequences pag ganun. So, ang ginawa ko, kaya napabalik ako ng Las Piñas dalawang beses. So, nag-stay ako sa Divisoria. Biruin nyo yun, 2 hours, almost 2 hours ng biyahe dun papuntang Las Piñas. Kasi jeep nga, tapos swerte mo pa kung traffic. Diba? So, mas mapapatagal yung biyahe mo. So, kapag pupunta kayo dun, aga-agahan nyo na lang. Kasi hindi natin hawak ang oras kapag traffic na. Make sure dala nyo yung original passport nyo. And, ano nga pala, ang nakalakay din dun, dyan sa mandatory, okay, screenshot na lang, na kailangan ng DFA receipt. Ako kasi wala na. Tinapon ko na eh. Kung sa mga meron pa, hawak nyo pa yung DFA receipt. Dali nyo na lang. Just in case nahanapin nila. Okay? And so, ano pa ba? So, yun. Dali nyo na lahat ng pwede nyong dalhin. So, after nyong ma-check lahat ng documents nyo, kailangan expandable yan na expandable folder, hindi pwedeng brown envelope lang. So medyo stricto talaga sila dun, guys. So magfi-fill up ka ng pangalan mo sa labas ng pintuan ng office nila, then kukuha ka ng number, maliit na ganun, and then hintay mong tawagin yung number mo, papasukin ka nila sa office kasi pila-pila yun. After doon, kapag nakapasok ka na, i-screen nila yung documents mo. And pag okay na, Ishihara test or yung colorblind test. So, madali lang naman yun para sa mga hindi colorblind. After noon, papapasukin kayo sa loob ng room. And then, dyan, kayo mag-fill up ng mga information nyo sa my computer. And thereafter, mong fill upan lahat yan. Parang interview na rin yan eh. Bibigyan kayo ng test. Hingi kayo ng test paper sa labas. And sa labas ng, ano, ng room na yan. And then, ang exam doon is IQ test for 40 minutes. Yeah. And personality test, then mathematics. So, papahinga muna kayo dito. Bago tayo umuwi.
So yun na nga. IQ test. Then mathematics yun nandun. Sorry ah, nagulo yata ako mag-video. So yun. Yung exam is good for... Wait, hawak ako na yun. Yung exam is good for almost 2 hours. Yan, kulang-kulang 2 oras. So, I think lahat naman nakakatapos. After nun, para madalihan kayo ah, mag-ask kayo agad ng assistant para i-check yung fill-upan nyo sa computer. And then, habang chine-check nila yon, ini-interview na kayo. So, after nun, ipiprint nila yung, yung form mo. And, tawag nito, height and weight. And then, eyesight. Tetest ka nila ng eyesight. So, yun yung whole process. So, sa case ko, inabot ako ng 1 araw. Kasi natagalan ako sa paghintay ng mag-a-assist sa akin. Uwi na tayo. Ayoko. Ako din kasi yung hindi namimilit eh. Kung ano yung in-instruct, yun lang eh. So, mali pa. Dapat nagtanong ako kung anong gagawin. Nagtanong naman ako, pero sabi kasi maghintay ka lang doon. So, naghihintay ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Oh, yun pala. Maghintay ng mga mag-a-assist para i-check yung mga ginawa. Ganito, ganyan. So, parang gahol na yung oras ko. Uwi pa kasi ako ng Divisoria. Dadaanan yung gamit ko doon. And then, babiyahin na sana. Nakiusap na lang ako na kung pwede unahin ng tapusin yung application ko. Kasi ha, babiyahe pa ako. So, yun. Mababait naman sila, guys. Kapag medyo iba lang yung tono nila, pagpasensyahan nyo na lang. Kasi marami rin naman kasi ina-assist at maraming trabaho. So, huwag na tayong dumagdag pa sa mga panggulo sa isip nila. Ganun. So, yun lang guys. After nun, sa mga wala palang experience sa mga kategory na na-applyan nila, huwag kayong mag-alala kasi bibigyan naman kayo ng category kung saan kayo pwedeng i-line up. So, ang a-applyan ko kasi dapat is farming. So, kailangan talaga daw ng experience na legal. May certificate of employment. Eh, di ba kapag may sarili ka namang or sakahan sa probinsya, wala namang certificate of employment. Ewan ko, hindi nasunod yung kahit ibigay na lang sana yung land title. Photocopy ng land title. And, ayun. Basta, niline up na lang ako sa industrial packaging kasi doon hindi naman kailangan daw ng experience. So, maghihintay na lang daw ng tawag kapag meron na yung job order sa industrial packaging. So, tingnan natin kung ilang weeks or months tayo maghihintay, guys. So, this is my first journey. Applying full work in Japan. So, see you.